Amen. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang 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 umaga sa ating lahat, mga kakape. Welcome po sa ating morning coffee devotion ngayong Lunes. Ayan. Today is Monday here in the Philippines. At dito sa buong Asia po, good morning, good morning. At magandang magandang araw po ng Panginoon dyan po sa West or sa kabilang dako po ng mundo. Still Sunday. The Lord's Day. Happy Lord's Day po sa inyo lahat. Magandang hapon. Magandang magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang dapit hapon, magandang gabi, magandang hating gabi, magandang madaling araw po sa ating lahat. Ano man po oras na iabutin ng ating morning coffee devotion, may the Lord God bless us all with peace and good health and joy in our hearts. Ano man po ang ating sitwasyon ngayon, tayo man po ay gumising na mayroon pa rin sakit ng ulo or whatever, we should be thankful to God that we are still alive and still breathing, of course. At tayo nga po ay pinagkalooban ng Diyos ng pagkakataon para magsama-sama. Every gising is a blessing. Amen? Totoo po yan. Kaya kailangan po nating magpasalamat sa Panginoon sa bawat sandali, bawat pagkakataon na binibigay sa atin para harapin ang bagong umaga para makapaglingkod. Tandaan po natin, tayo po yung mga anak ng Diyos na kailangan po lang maglingkod. Hindi po tayo ililigtas ng Diyos o hindi po tayo nilalang ng Diyos at nililigtas ng Diyos para paglingkuran. Pero dapat tayo ang maglingkod. Katulad po ng ating po Panginoon, He came not to be ministered but to minister. Ayan po ang ating po Panginoon, and He gave His life as a ransom for all of us, sa lahat po ng mga magsitanggap, magsitampalataya sa Kanya. Muli, magandang oras po sa ating lahat, mga ape. Ano oras tayo abutin ng ating morning coffee devotion? Tayo po nagpasalamat at sa Panginoon sa pagkakataon tayo magkakasama ngayon. Amen. And today is the 19th day of February. Salamat sa Diyos. Tingnan niyo, mga kape. Kahit ano po ang nangyari sa ating buhay, maraming mga pagsubok, maraming problema, may karamdaman, may sakit. Tingnan niyo, umuusad po ang oras, umuusad po ang araw. And nandito na nga po tayo sa ika-labing siyam na araw ng Pebrero. Ganun po kabilis ang araw. So we should be grateful to God that we are still alive. At sa lahat po ng mga kasama po natin ngayon, maraming salamat po sa mga prayers. And yesterday nga po, as we went to Kabugao, salamat sa Diyos sa protection, sa traveling mercies, and sa wisdom. At tayo po ay nakauwi rin ng maayos. Ayan. Maraming salamat sa mga prayer warriors. Salamat po sa mga supporters, I mean sa mga partners po natin sa ministry. We should be grateful and continue on because ang Diyos po ang may hawak po ng ating pong buhay. Kaya every time na tayo po ay binibigyan ng pagkakataon ng paglingkod, let us let's serve God faithfully, and someday pagdating po natin doon sa langit, as the Bible says, tayo po ay masaya na harap sa Diyos, as long as we know that every motive ay maayos, tama. Ayan po. Kaya pag may ginagawa po tayo para sa Panginoon na sinasabi natin, let us be sure na ang ginagawa po natin ay para sa Kanya at hindi po ay service o hindi po man-pleasing na trabaho. Amen? So muli, mga kape, sa lahat po ng mga kasama natin ngayon, thank you so much and magandang oras po sa ating lahat. As we go on, mga kape, tayo po ay manalangin na po. At pagkatapos ng panalangin, tayo po ay magbasa ng mga komento o batiin ang mga kasama po natin dito. Pasensya na po, mga kape, for tayo po ay na-late ng 10 minutes o 11 minutes. Maraming salamat sa pag-unawa. At yun nga po. At masarap pong matulog, di ba? But anyway, tayo po yung nalilito for God. And yan, let us pray na po. Our gracious Heavenly Father, we thank you so much
Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay magkakasamang muli para po sa inyong ikaluwalhati. Patawad po, Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba. Patawad po sa lahat po ng aming po kapulasugan, sa lahat po ng mga nagawa po namin hindi dapat, sa mga naisip po namin, Panginoon, na masama, sa mga nasabi po namin hindi po kaaya-aya sa inyo. Please forgive us. Thank you, Lord, for our brothers and sisters, for the faithfulness. Thank you, Lord, for your word, the Bible, na siya po ang nagpapaalala sa amin, nagpapalakas, to give us that courage and that strength to stand for what is right. Thank you so much, Lord, sa inyong biyaya. Kahit po, Panginoon, sa protection, sa provision, at sa power na inyong po pinagkakalab sa amin araw-araw. Though some of us, Panginoon, na meron po karamdaman, Lord, I pray that you may please have mercy. Sana po na may sakit ngayon. Everyone who are sick right now, lalapit ko po sa inyo, Panginoon. Mula po sa pinakamagaang karamdaman hanggang sa pinakamalala. Lord, sa mga kasama sa bahay, sa mga kapitbahay, sa mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kilala na meron pong sakit na iniinda sa oras na to, Panginoon, I pray that you may please have mercy and please heal. Kayo po mabigay sa kanila, Panginoon, ng kalakasan. At inyo pong ibigay sa kanila, Panginoon, ng lunas. Sa ganon, Panginoon, sila po ay makakilos ng normal at magawa yung kanilang pong dapat gawin. At lalong-lalo na po, Panginoon, please remind us that as your children, we should continue on to serve you, to proclaim the gospel, to share the gospel sa mga taong nakausap po namin. We thank you so much, Lord, for using your people to bless your people, and please bless them more. Sa inyong mga anak, Panginoon, na inyo pong ginagamit para po sa pag-abot ng mga kaluluwa at pag-tuturo po at pag-train sa mga kapatiran to grow spiritually, I pray that you will bless them more. Maraming salamat po, Panginoon, dahil sa pagkakataon ito at even in social media, maraming salamat po sa internet. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ito na kahit saan kami naroon, we can connect together para po sa inyo. Muli, Panginoon, sa lahat po ng may mga nangailangan po ng comfort, opo, the families that needs to be comforted, Lord, please comfort them. I pray, Lord, for our family, the Lumabo family, the Tagasa family, and the Guarino family, that you may please continue to comfort, especially Ate Susan, Manong Edwin, and their children, oh Lord. At yan po pa yan sa family Kitog at ang family Sugitan. Lord, we pray that you may please comfort them. Lord, please use us. Help us. That wherever we go, Panginoon, na magkaroon po kami ng Panginoon ng burden. Burden to share the gospel. Maraming salamat po. Muli, Panginoon, ilapit ko po sa inyo ang bawat isa and with their families, Lord. You may please bless. Pakinggan mo po, Panginoon, prayers po nila. Please, ano man po ang kanilang pong suliran rin o problema, that you may please intervene. At ganun din po, Panginoon, sa mga nagbabiyahe, traveling mercies po, kahit po sa mga nasa dagat, nasa laot, nasa impapawid, at nandito po, Panginoon, sa
sa lupa as they travel. Lord, we pray that you please protect them. Please bless our country, O Lord. As you bless Israel, we pray for the salvation of our fellow Filipinos. Maraming maraming salamat po. Gabayan at proteksyonan po ang mga kapulisan sa sandaluhan na mangyari po na ang bawat mga kapulisan magwaro po Panginoon ng tunay ng puso ng manasakit at please continue Lord to protect them at ilayo mo po Panginoon aming pong bansa sa insurgency and Lord please bless and please give wisdom also to our President. Maraming maraming salamat po Panginoon. And even to our local government, Lord, I pray that you please continue to work in our midst, even in our locality, in our communities. I pray that you may please give us wisdom. Maraming maraming salamat po. To all the churches that preach and teach the pure gospel, sa mga pastors, preachers, missionaries, evangelists, sa mga workers team, I pray that you may please continue to use us effectively even po sa mga online ministries, sa mga Bible studies, mga ministries, Lord, extensive classes, mission works. Lord, I pray that you may please provide the needs. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat sa mga kapatiran po na kasama po namin ngayon and so with all those who will join us kahit po sa mga mag-replay at po na makikinig na yung salita, Lord, please. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po sa pagkakataon ito. Kaya, Panginoon, we thank you. Even the Holy Spirit, Lord, please use us. We need you. Please give us boldness and courage to share the gospel. And please continue, Lord, to use us. And inalapit po rin sa inyo. Kahit po, Panginoon, ang mga anak po namin, mga nag-aaral, please protect them. Please provide their needs also. Maraming maraming salamat po. Salamat at gamitin mo po ang iyong lingkod. Please give us wisdom and understanding. Salamat po, Panginoon, tuwang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen, amen, and amen. Thank you so much, mga kape. Thank you so much. At to all our brothers and sisters who are with us and watching here in our YouTube channel, Raff Raff TV Morning Coffee Devotion. From Brazil, obrigado, irmão, gracias, thank you so much, and we have here, Herio Alencar, please pardon me if I did not pronounce your name well, Gloria a Dios, Brazil, ayan, glory to God from Brazil. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Ayan. So, sa lahat po ng mga kasama po natin, gusto ko pong batiin ang aking pong family, siyempre. Marisol Rua Sansoncion, and to our daughters, and to our mother. Good morning also sa aking mga kapatid, mga kuya, mga ate, mga pamangkin, mga apo sa tuhod. Lahat po ng mga kabag-anak po natin. Magandang oras po sa ating lahat. At magandang umaga din sa ating pong punong barangay, Kapitan Jerry Cruz Alonso. And of course to all the barangay officials, sa lahat po ng ating mga barangay here and abroad. Pabunti labas na ka barangay, yung bagay oras na amin. And good morning also to our pastor, to my pastor, Pastor Redentor Asuncion, of course to Ate Ninfa and to the BBBC family. Good morning po sa ating lahat. Awanti labas na, kamsat. And ngayon po, basahin po natin at ating pong batiin ang ating pong mga kasama. Good morning to Sister Esmeralda Cacacho, Brother Raymond Cacacho, dyan po sa Sanchez Vila, Cagayan. Sila pong una kong nakita kanina pumasok. And sumunod po si Sister Maria Lizardo ng Apari, Cagayan. Good morning. Maraming salamat to the Lizardo family. Thank you so much, Sister. And kay Ma'am Joanne Reynon, good morning Ma'am Joanne, of course kay Michael Jelnoid and to all na kasama po ninyo dyan po sa inyong bahay at mga kapitbahay din. Good morning po sa inyo, thank you so much Ma'am Joanne Reynon. Okay, kay Charles Justin,
Chairman, thank you so much and magandang umaga sa iyo. At patuloy lang tayong manalangin and thank you so much muli Ate Marge, good morning and to all of you, mga kapitbahay po natin. Magandang umaga sa ating lahat. Thank you so much once again, Charles Justine, Chairman, maraming salamat. At kay Misty Viloria Morales, kay Juby, kay Joy, kay Ma'am Julie, Natividad Viloria Colbert, good morning po. At salamat po sa inyong faithfulness. And good morning also kay Hazel Estigo Domingo. Good morning Dexter to the Domingo family. Estigo family and Gumban family, good morning. At sabi po rito ni Mary Ann Gumban Figura, good morning. Sabi po niya, good morning Pastor. Good morning Resty Salem Figura. Good morning to all your kids. Thank you so much. At nag-announce kayo, Absa, thank you so much. Kay Joseph M. Estrada, thank you so much sir. Joseph Estrada ng TESDA. Maraming salamat po Sir Joseph Estrada, our ex-president. Hindi po siya kapangalan po niya. Si Sir Joseph M. Estrada, thank you so much sir for joining us. Thank you for your patience. Maraming salamat po sa inyong mga sakripisyo sa pagtuturo po ng aming po mga kabarangays sa kurso na inyong itinuturo. Maraming salamat from TESDA. Ayan, salamat po Sir Joseph M. Estrada and to the Estrada family, good morning po. Kay Ma'am Mercy De Los Santos, good morning po, thank you so much. And to the De Los Santos family, maraming salamat po sa inyo. Thank you for joining us and welcome to our morning of devotion. Ate Los Vintas Asun Gonzalez, good morning. And good morning also to Adam Ibanre Asun Gonzalez, thank you so much. And good morning also kay Jong Domingo. Thank you so much po. Welcome to All Morning Coffee Devotion. At kay Nanay Caridad Udon. Good morning po. Diyan po sa Saud, Pagod po, Ilocos Norte. Sa mga kapatiran po natin, mga kakape, if you are planning to visit or to have your vacation diyan po sa Pagod po, Ilocos Norte, diyan po sa Saud, just contact Nanay Caridad Udon. Meron po siyang transient, meron po siyang homestay. And good morning also kay Brother Redel and kay Sister Juvi Cosina. Thank you so much po. Ate Merlin Maningas ng Pasig City, good morning. Maraming salamat ate. And of course ating mga mahal sa buhay dyan. Kay Kuya Rogelio Alonso Reyes ng Hawaii, Manang Kulya, Marisa, and to all our brothers and sisters at kabarangay dyan po sa ibang bansa, magandang oras po sa inyo. And good morning to Brother Marcelino Pablo Gutierrez, our card preacher, Sister Princess Billy Marcos, dyan din sa Hanulolo, of course, sa kanyang mga kamag-anak dito po sa Bulacan Salet, Sister Pasagi, kay Ma'am Nieves, kay Manong Willie Marcos, and of course, kay Raymond Tupinio. Magandang umaga sa inyo. At syempre, dyan po sa Pawa and sa Hilo, Brother Johnson Gabriel Torintino, Sister Sanyata, Jonas and Joyce, and of course kay Kiara, at siyempre kay Pastor Romeo Nick Eder, and kay Brother Pablo Alawan, and to your family, good morning, good day po sa inyo lahat. Salamat po. Sister Annalisa Soriano Bernardo Sacramento, Sister Anna, thank you so much to the Soriano Bernardo and Sacramento family. Good morning sa inyo lahat dyan. Masay Aokab, good morning dyan po sa Avintar, and of course sa Papua New Guinea, Brother Edison Akuba, kumusta po kayo? Ang maraming salamat Sister Mase. And good morning also kay Dayan Tomas, ayan to the Thomas family, good morning, thank you so much Dayan, our kakape. And of course kay Maureen Kitog Alcon, good morning sa inyo Mau, Sister, thank you so much for being part of our morning coffee devotion. And kay Pastor Raul Burha, good morning po Pastor Raul. Of course kay Ate Sonia, kumusta ka Ate Sonia? We are always praying for you. Patuloy lang tayo. Amen. Thank you so much Pastor Raul. Diyan po sa Salpad, Jaton, Bintar, Ilocos Norte. Diyan po sa GHBC. And kay Pastor Marlon Salvador, diyan po sa LCBC, Big. Yan. Thank you so much and good morning. Magandang tanghali once again, Brother Johnson
gawiran to Latino and family. Ayan. Kaya Kasin, Ate Fe, Alonso Cabalsa, dyan po sa Canada. Good morning. Magandang magandang gabi po sa inyo dyan sa Canada. Magandang oras po sa inyo. Ate Fe, Alonso Cabalsa, of course, to your husband and to your iho. Ayan. Good evening po sa inyo. Ayan. Salamat po. So, as we go on, and patuloy na pagdagsa po ng ating mga kasama and to all of you who are here in our live stream, in our YouTube channel, Raff Raff TV Morning Coffee Devotion. Thank you so much. Thank you for your faithfulness. Even we have a problem with our language, still I thank God because I know that He is working. Tayo po yung mga couriers lamang po ng salita ng Diyos. Bahala na po ang banal na espiritu na mag-translate sa kanila. Amen. I wish I can speak Portuguese, I think, and the Spanish. And thank you so much for your patience. Then po sa Central America, Latin America, obrigado, irmão. Okay, tayo po ay makinig ng isa pang awitin, then we'll proceed po sa ating pag-aaral. Our time now is 6:07. Ayan. So, pakinggan po natin ang awitin ito. At ito nga po. Let us worship God. I mean, let us praise God for how great He is. How great Thou art. Lord, my God. Ate Raquel Bumanglag, Manong Kajo. Good morning, Sister Jonah Perez Serenado. Good morning. Good morning, Brother Engineer Joseph Serenado. Good morning, Manong Joseph Bumanglag. Good morning, Ate Melly Blasa. Shian Blasa, good morning. Sa lahat po ng mga kapatiran po natin dyan sa Taklapan, Kabugaw, Ilocosu. Marjorie. Good morning, Ate Juby Ganot. Good morning, Manong Winnie. Then I shall bow in humble adoration and never praise. My God will break your heart and it sinks my soul. My Savior God to thee. Salamat sa Diyos. And ang Panginoon po, ang ating po Diyos ay matapat sa atin. No doubt about that. Wala pong duda about that, mga kape. And as the children of God, let us be faithful. Amen. And continue on in serving our living God. Amen. Good morning kay Ate Mayrisa Marcelo. Ako, of course, kay Manong Mario and Dixon, yan po sa Barangay Kabarwan. Tama? Bakara, Ilocos Norte. Maraming salamat po.
O palang umaga, Pastor Robbie at mga kape. Thank you so much po. At of course kay Marjan and kay Angelbert din po sa Canada. Chelaida Abad Bartolome, good morning Kakape family. Thank you so much, sister. Thank you so much, Sister Chelaida. And Sister Leia Del Robaca is here. Good morning also sa iyo. Maraming salamat sa akin, Ate Juby Ganot. And kay Ate Meli Blasa. Ayan. Sa lahat po ng ating po mga ibigan dyan po sa Jollibee Toda, JCP Toda. Of course, sa lahat po ng mga kapatiran po natin dyan sa Kabugaw. Good morning. And good morning kay Kuya Richard Carino. Ayan, nandyan po sa Barangay Tangin. And magandang oras din po dyan po sa Hawaii. Kasama po natin si Ma'am Edel Aragasa Domrigue. Magandang oras po. Ate Edel, thank you so much po. At dyan po sa Squad 3, of course, dito po sa Ilocos Norte, Police Provincial Office, mga kapulisan. Of course, sa ating pong Squad 3 ng 1st Ilocos Norte, Provincial Mobile Force and Company. And even po sa 2nd PMFC, Sir Pasamonte, dyan po sa border. And of course, kay sa dati nating kasama po, si Sir Gani Martin. Of course, yung mga kasama dyan sa po. Lahat po na mga kasama dyan sa border. Ingat po kayo palagi. Ingatan po kayo ng Diyos. Good morning and thank you so much for the prayers. Ma'am Elizabeth Pedro Cirilo, good morning po. And good morning kay RR Manada. Blessed morning, Pastor, from Kuya Richard. Ayan. Good morning kay Marjorie and Doso Ganyo. Good morning din kay Raymond Ganyo. Ayan po. Sa lahat po ng ating po mga kasama ngayon, magandang oras sa ating lahat. Okay? Ayan. Good morning also kay sa lahat po ng ating po mga kamag-anak, mga inaboridungo. Maraming salamat po. Gusto ko lang pong share sa inyo itong share ni Edward Chicana, kaibigan po natin dyan po sa Marikina, sa Bagong Baryo, Caloocan. Pinos po niya. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din naman kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi nyo pinapatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng iyong Ama sa inyong mga kasalanan. Yan po ay sa Mateo chapter 6 verses 14 to 15. Ayan. So maliwanag po yun, mga kape. Kung hindi natin pinapatawad yung mga nagkasala sa atin, ang sabi ng Biblia, hindi rin tayo patatawarin ng ating Amang nasa langit. And if we forgive men their trespasses, of course, our Father will forgive us our trespasses. Ayan. So, ibig sabihin nun, kailangan po nating magpatawad. Kailangan din po natin humingi ng tawad. Ito po ay madalas po natin mabanggit dito na ano niyo po, God wants to listen to our prayers. And of course, He always there for us and listening to our prayers. Pero ang kaibahan lang ay hindi po niya papansinin. Kahit narinig niya, hindi niya nasagutin. Dahil ang problema nasa sa atin, gusto nating patawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, pero ayaw nating patawarin yung kasalanan ng yung mga nagkasala sa atin. Di ba? Pero de los buenos. Pero ito ay kailangan i-address in order for us to learn and to know that forgiving one another is very important. Forgiving our offenders is very important. Tama? So, ayan po. So, tayo po ay magpatuloy sa ating pong pinag-aralan at tapos na po kayo at nagsimula naman po ang ating problema sa ilong. And our lesson, ating pong pinag-usapan is that
salita na continue. Continue on. Magpatuloy lang po tayo. Nanang Lucrecia Puno, dyan po sa Kabisoklan, Bintoy, Ilocos Norte. Good morning. Magpatuloy lang tayo. Continue on. And sabi nga po sa 1 John chapter 2 verse 19. They went out from us, but they were not of us. Sila ay kumalas sa atin, umalis sa atin, sila ay humiwalay, sila ay lumayo sa atin. Pero hindi natin sila kakampi. Dahil kung sila ay ating kakampi, sigurado, walang duda, sila ay kasama natin. Pero sila ay umalis, sila ay kumalas. At nagpapakita lamang na hindi natin sila kakasama o kakampi. So, bakit sinasabi ito? Kasi nga po, there are many followers of the Lord Jesus Christ during His earthly ministry. Kung siguro uso noon yung Facebook o social media, aba, million. Grabe po ang kanyang pong followers. Well po. But there is, meron pong dahilan kung bakit sila sumusunod sa Panginoon Jesus Christ to that time. Because they experience His power. Nakita nila yung mga bulag na nakakita. Nakita nila yung mga pilay na nakaalakad. Nakita nila yung mga may ketong na naging maayos, na nalinisan. Nakita nila yung mga palsy, yung mga hindi po makagalaw, na sila ay naging normal. Yung mga nasaniban po, yung mga nabaliw dahil sa demonyo, ay pinagaling ng Panginoon Jesucristo. At hindi lang po yun. Hindi lang siya nagbigay ng tinatawag na nagpakita ng milagro, but pinakain din niya maraming tao. And it's really a miracle. Napakarami pong ginawa ng Panginoon Jesucristo. At humanga, at nang dahil doon, humanga yung mga tao at sumunod sa kanya. Ay walang duda, marami pong mga followers ang Panginoon Jesucristo that time. Sullivan, B, Arlene, Sister Arlene Sullivan. Good morning. Amen, Pastor. Madedayaw ti Apo nga ta nga bigat, Pastor. Naimbag nga bigat mo and family. Salamat. Yes, Nanay Caridad. Thank you so much, Nanay. And ingat po ka palagi. Thank you so much for your faithfulness. And good morning also kay Brother Redel and kay Sister Juby Cruzino. Thank you so much. Tama ba? Salamat po. Now, noong nakita nila, they witness or nasaksihan po nila ang mga miracles na ginawa ng Panginoon, they followed Him. But when the time that God told them that He is the living bread, can you imagine, pinapakilala lang naman ang Panginoon ng Panginoon sa Kristo kanyang sarili sa mga tao. Because He knew their motives. Alam po ng Panginoon ang kanilang po mga motibo kung bakit sila sumusunod sa Kanya. Ang kanilang motibo, gusto nilang gawing hari ang Panginoon sa Kristo para hindi nila sila makapagtrabaho. Okay ba po yun? Kasi nga po, kinapakain sila. Nabubusog sila palagi pag sumusunod sila sa Panginoon sa Kristo. And yes, truly, yun po ay nangyayari at mangyayari sa mga sumusunod sa Kanya. Pag tayo po ay patuloy sa pagsunod, paglingkod sa Panginoon, patuloy po rin niya pa tayong bubusugin ng kanyang pong salita. Ang kanyang pong salita na kapagbigay po sa atin ng tinatawag po ng strength sa ating pong buhay spiritual. Na yan po ay kailangan po natin. Opo. Kaya hindi po pagdududahan yung kanyang pong kayang gawin sa ating buhay, dahil ang gusto ng Diyos ay sumunod lang po tayo o sundan po natin yung kanyang mga yapak at patuloy na maglingkod sa kanya. Katulad po halimbawa, yung tinuro po ng aking asawa sa mga bata doon po sa Daklapan, doon po sa Pabugaw, Ilocos Sur, yesterday. And she taught the children about the story of Noah.
at tungkol kay Noah, tungkol kay Noe. So ako po yung nagturo sa hapon sa mga bata, dahil hindi po kami nakapaglaro ng basketball kahapon dahil meron pong nakadisplay doon sa basketball court dyan po sa Daklaban. Meron pong nakadisplay doon ng mga nagpapautang yung home credit pa. Nandun yung mga gamit, mga ref, mga e-bikes, e-cars, ayan, nandun sila. So, nandun ako kasama nila doon po sa tabi ng dagat, nagtuturo po ng mga bata. So sabi ko, ako hindi ko sinabi na ako magturo, pero kinuha ko lang yung kanyang visual aids, yung tinuturo. So ako nagturo, ang nakita po natin na character ni Noah na napakagandang tularan po ay yung kanyang obedience, yung pagsunod sa Ama, sa pagsunod sa ating Diyos, sa ating po Panginoong Diyos. So paano sa sumunod? During that time, in Genesis chapter 6, mga audience, ito lang po ikwento sa inyo para makita po natin yung kahalagahan ng pagpapatuloy na paglilingkod at pagsunod sa ating pong Panginoon, sa ating pong tagapagligtas. In Genesis chapter 6, hindi pa po nauulan that time. Wala pang ulan. Wala pa sa bokabularyo o wala po sa isip ng mga tao noon yung pag-ulan, kasi nga po hindi pa po talaga umuulan time. Oo, wala pang ulan. They never experience rain. Pero ang Panginoon, ang ating pong Diyos, hindi po siya natuwa sa ginagawa ng mga tao those days. Hindi po siya natuwa. Hindi na po siya natutuwa sa ginagawa ng mga tao. Dahil kung ano yung kanilang gusto, ginagawa na, kung ano hatak ng kanilang laman, yan. Nandyan po yung fornication, nandyan po yung adultery, nandyan po ang murder, nandyan po yung black magic, lahat-lahat na po ng mga karahasan. Nakikita na po sa balat ng lupa. Ito po ginagawa ng mga tao that time. But there was a man named Noah na sumusunod po sa kanya. At kinausap nga po ng Panginoon si Noah na gumawa ka ng malaking arko. The Noah's Ark. Gumawa siya ng arko na ganito ang sukat, ganito ang kalapad, ganito ang kataas, ganito ang kahaba. Kanya, sinabi lahat ng Panginoon yung mga details. Kaya, Noah started without any doubt, without any question. Si Noah sumunod. Nagsimula siyang mag-build o gumawa ng arko. Arka. Yung arko, iba pa rin yung arko. Arka. So, gumawa siya ng arka. Good morning, Ma'am Roselle Abungan Alonso. Good morning. Salamat po. And to your family as well. Good morning. So, can you imagine? Gumawa siya ng arka. Nagsimula siyang magputol ng mga kahoy. Mga punong kahoy. At nagsinukat po niya kung gaano kahaba. Tapos, nagsimula siyang gumawa. Siyempre, ngayon, yung mga tao sa paligid niya, pinagtatawanan siya. Ano ginagawa mo? Every time na meron po siyang, every time I can envision or I can imagine that every time na siya pinagpapahinga sa paggawa po ng ark, siya po ay nagpipreach sa mga tao, repent, magsisi na kayo dahil darating ang matinding baha. This will be a universal flood. Mababaha, magkaroon ng baha, at yung mga nandito lang sa loob ng arko na ginagawa ko, yung pinapagawa ng Diyos, sila lang ang maliligtas. So, pinatatawanan siya ng mga tao yun. Paano magkaroon ng baha? Hindi nga naulan eh. O, diba? May tama na ito. So, pinagtatawanan nila.
So nagpatuloy lang, si Noah. To cut the story short, mga kape, nagawa po niya yung arka sa loob ng 120 years. Kaya merong ang isip ko ganito, kung bakit ganon katagal yung one, yung paggawa ng ni Noah sa arka. Naniniwala ko na mag-isa lang siyang gumawa. Kung meron mang tumulong sa kanya, konti lang ang tulong ng mga anak niya kasi bata pa yung mga anak niya that time. Mga musmus pa lang yung mga anak niya hanggang sa lumaki na nga sila at nag-asawa. 120 years. Ganun po katindi ang pasensya ng Panginoon sa mga tao noon. For 120 years, he preached repentance. Noah preached repentance. Pero walang na-convert na mga mga tao sa pananampalataya. Kung meron man na-convert, yung kanyang pong asawa at yung kanyang tatlong anak, si Ham, Shem at saka si Japheth, at siyempre yung mga kasama nilang, yung mga napangasawa nila. So, walo lang po silang pumasok doon sa arka. Now, kung tayo po ay utusan ng Panginoon, something like, it's very impossible. Are we willing to step? Are we willing to step in faith at sundan o sumunod sa kanyang sasabihin o sinasabi sa atin o inuutos sa atin? So when it comes to the life of Noah, we can see siya po ay punong-puno ng pananampalataya at meron po sa kanya yung tinatawag na talima at pagsunod. Siya po ay nagpasakop sa Panginoon. So ganoon po kahalaga ang pagpapasakop po natin, pagsunod po natin sa Panginoon. So sa loob po ng 120 years, pwede natin sabihin nadi-discourage na si Noah. But because of his faith, tukad nagpatuloy siya sa paggawa ng arka. Kung ano yung sinabi ng Diyos sa kanya, sinunod niya. At ang wala siyang ibang ginawa kundi ang pagsunod, na kung saan makikita natin dito that as Noah followed or obeyed God, God, siya na po ang bahala, siya na po ang nagbigay ng mga provision, mga pangailangan nila. Kaya concern ang Panginoon sa mga pangailangan din natin. Kahit yung pangailangan po natin, yung ating pong physical na katawan. Concern din ang Panginoon. Pero ang hinihintay niya po sa atin, yung ating pong faithfulness at yung ating pong pagsunod sa Kanya. Kaya nga noong nagtawag, sinabi ng Panginoon kay, sabi ng Diyos kay Noah, magpapasok ka, o sige, nagpapasok na ang Diyos ng mga hayop doon sa loob. O, can you imagine that? At sinabi niya, yung mga hindi maganda sa inyong katawan ng mga hayop, mag-asawa lang ipapasok. Pero yung mga malilinis na hayop na pwede niyong kainin, pito. Pagpapakita mga kapatid, mga kape, na dahil alam ng Diyos ang mangyari sa kasalukuyan, tama? Future, na magtatagal sila doon sa arka. God provided their needs doon sa loob ng arka. So wala silang makaing gulay. Wala silang makaing vegetables. Wala silang mga sasalad. Kasi nga po, wala eh. Namatay lahat, nabulok lahat dahil po sa baha. Ano kakainin nila? Yun na sa loob. Mga hayop. Kaya nga nagsimulang kumain ang tao ng karne. But anyway, yun nga po. Ang punto doon, God knows our needs. He will provide. So as we continue to serve God, we all know as we obey Him faithfully, our motive is right, God will provide kung ano po yung kailangan ng ating katawan. Ngayon, kung ang ating pong goal sa ating buhay ay magkaroon ng maraming kayamanan, magkaroon po tayo ng financial freedom, pag sinabi natin financial freedom, yung
alam niyo po, yung financial freedom na pagkaintindihan natin, yung kung may gusto kang bilhin, nabibili mo. Nasusunod yung mga appetites mo. Oh, dahil meron kang pambili. Ngayon, we all know what the Bible says about that. Naanhin mo ang kayamanan sa mundo, kahit nasa sayo lahat ng kayamanan sa mundo, kung mawawala naman ang yung kaluluwa, I mean, maparusahan naman yung kaluluwa doon sa impyerno. Wala silbi. So kung ikaw isang anak ng Diyos, at yan pa rin ang mentalidad natin, yung pag-ipon ng napakaraming mga kayamanan, I tell you this, kahit na ikaw ang pinakamayamang Kristiyano sa balat ng lupa nang dahil sa iyong galing at sa iyong diskarte sa buhay, kung wala ka sa pagdiligo sa Panginoon, wala rin. So, tayo po ay tinuturuan ng Diyos na maging makontento, maging kontento na nang dahil sa ating pagsunod sa Kanya, we all know that God will provide, then let us continue on. Because limitado lang po ang buhay natin sa mundo. Limitado lang po, we all know that wala pong pinipili ang pagpanaw, wala pong pinipiling taon ang pagpanaw po natin sa mundong ito. O, ilang taon na tayo mga batch? 47, 48 na tayo mga batch na mga kababata po natin. Hindi na matatago na kababata, no? Mga katatanda natin. 47, 48. Ano ang punto ko dito? Hindi natin alam, hindi ko alam kung kailan ako susunduin ng Diyos. Ganon din sa inyo. Pwede naman tayong kunin na noong bata pa tayo, di ba? Pwede naman tayong kunin na noong high school pa lang tayo. Pwede naman tayong kunin na noong nasa 30s na tayo, mid-30s, mid-20s. Pero bakit nandito tayo ngayon? Because God is patient. Napaka pasensyado po ng Diyos. Katulad po na nangyari sa story po ni Noah. 120 years preaching repentance. Sino mga converts? Family lang niya at asawa ng kanyang mga anak. Can you imagine? And for that 120 years, dapat marami ng mga tao ang kanilang naakay para maging katuwang nila doon sa paggawa ng arka to sa mabilis. Pero wala. Ganun din sa atin. We should be grateful to God because God gave us privilege to serve Him. And binibigyan din tayo ng pagkakataon para maging faithful. Maging totoo. Maging tapat sa ating paglilingkod. Darating man ang discouragement, tayo man ay ma-disappoint in many ways, many times. But as we think about serving our living God, the one who saved us, the one who gave Himself for us, then we will have that strength. At sasabihin natin, I will continue on serving my God. Dahil napakapasensyado niya sa akin. Binibigyan pa rin niya ako ng pagkakataon para makapaglingkod. Tandaan po natin, we are here to serve God, to serve others, and to serve with humility. Kaya, yung mga napag-usapan po natin ng mga nakarang mga araw, like yesterday po, ang sabi po ng ating pong caption yesterday, continue in the faith. Magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Tandaan po natin, we should grow in the faith. And faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. That is in Romans chapter 10, verse 17. Kaya, kung kayo ay naririndi, kung ang isang tao ay naririndi sa salita ng Diyos, meron siyang malaking problema. Kung ikaw ay isang Kristiyano at nabuboring ka sa salita ng Diyos, napakalaki ang problema mo. Think of your situation. Masaya ka ba? O masaya ako. Dahil nagagawa ko lahat ng gusto ko. But I tell you this,
every happiness that you experience in life without serving God or thinking about God, your happiness is pansamantala, temporary. Oo. Every happiness that you have in life, temporary lang po yan. Pero ang magkaroon po ng joy that is eternal or will remain and continue, yung magpapatuloy po na joy sa atin o yung rejoice o yung rejoicing na sa atin as we serve God, yan po ay forever. Abot po ng langit yan, mga kakape. If you want to experience that, let us serve God together. Amen? Yun po yun. So, continue the faith. So, continue the faith. And faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Mapapalakas po, tayo po mag-grow sa ating pananampalataya sa Panginoon sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Kaya, kung nabubori ka sa salita ng Diyos, malaking problema mo, kapatid. Matagal na akong Kristiyano, boy. Sabi mo sa akin, matagal na akong Kristiyano, boy. Wala akong napapala dyan. Sa pagsunod na pagsunod ko lang sa Biblia, nako, wala akong napala. Pero nung ginawa ko yung gusto ko, yung diskarte ko, ako ay guminhawa. Wow. Totoo yan, sinasabi mo. Guminhawa ka. Ba't ang tanong, masaya ka ba? Meron ka bang kapayapaan? Meron ka bang kahinahunan? Do you possess or do you experience the fruit of the Holy Spirit in your life? See that? So, let us continue in the faith. Magpatuloy po tayo. And let us continue to study God's Word. Ito po pinag-usapan natin ngayon eh. Continue to love and learn from His words. The Bible is open para sa ating lahat. We praise God that we are in the country in where hindi pa po ipinagbabawal ang paghawak, pagdadala, at pagbabasa, pagtuturo ng Biblia. Meron mga restricted access nation na kung saan pag ikaw ay nandun sa publiko, may hawak ko ang Biblia, arestuhin ka. At doon yung mga Kristiyano, tinatago nila, they worship God underground, and they are happy. Kahit meron persecution sa kanilang pong lugar. Kung ikaw magpipreach, ikukulong ka. Meron mga lugar na ganun, especially sa mga communist countries. But our brothers and sisters are happy and they are nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit na underground. Kahit na pinagbabawal ng gobyerno nila kung saan sila naroroon. They continue on learning, studying the Word of God because they love God. They love His Word. Samantalang tayo naririto sa Pilipinas at sa ibang bansa that we are in a free country that we can carry our Bibles. Anong ginagawa natin? Diba? Anong ginagawa natin? Let us continue to love and learn from His Word. In Acts chapter 2, verse 42, the Bible says, "And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers." So, kung titignan po natin unang-una dito, "And they continued steadfastly in the apostles' doctrine." So, napakalaga po yung pagtipon-tipon nila, pagsama-sama nila, para mag-aral ng salita ng Diyos. And they enjoy the fellowship. At doon sinusunod nila yung sinasabi ng Diyos sa kanila. And they continue in prayer. O, diba? So, ang mga ginagawa nila ay ayon sa salita ng Diyos. Ang isang anak ng Diyos pala, kailangan tayo na mabuhay ayon sa kanyang salita. Because someday when we stand before the Lord in the judgment seat of Christ, He will reward us
according to our surveys, na kung ang ating mga ginawa ba ay sangayon sa katuruan ng salita ng Diyos. Kaya, maging faithful po tayo sa pag-aral, pakinig, pagbasa ng salita ng Diyos. Why? Dahil God gave us a commandment that we need to study His Word. In 2 Timothy chapter 2, verse 15. Alam niyo po, napakalaga po ng isang anak ng Diyos ay laging umaasa sa banal na Espiritu, sa Holy Spirit, na magtuturo po sa atin. Agaya po ng lagi kong nababanggit sa inyo, o madalas kong banggitin, kahit napakatagal ko ng preacher, high school pa lang po ako, napipreach na po ako sa mga classmates ko about the gospel. I preach the gospel to them. But I tell you this, hindi ibig sabihin na matagal na akong preacher, alam ko na lahat, I have that confidence already, and anytime I can preach, and I will be effective. Maling-mali po yun. Kahit na nasa sa akin ang salita ng Diyos, if I will not depend upon the working of the Holy Spirit in my life, maging dry lang po ang ating pag-aaral po ng salita ng Diyos. And I can say, and it's truly, truly, we need the Holy Spirit in our lives. Kaya nga po, sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, when we preach, when we share the gospel, when we teach the Word of God, kailangan pong laging magpakumbaba at magpasakop po sa banal na Espiritu, dahil siya po ang magtatrabaho. He will use us. We are merely instruments of God. Amen? So ito po ang sinabi ng Diyos, 2 Timothy chapter 2, verse 15. Hindi po ito pagalingan, mga kapatid, but ito po ay pababaan po. I mean, hindi po pataasan ang pinag-usapan natin ito, kundi yung pababaan po. We should grow in our Christian lives. As we grow, tayo po ay patuloy na magpakumbaba. Hindi po pataasan ng pride dito, kundi kababaan po. Pagpapakumbaba ang susi para tayo po ay magamit ng Panginoon. Because as we grow in our spiritual lives, the more humble we are. Because ang problema, what's tempting is, dahil alam ko, marami akong alam, then maging mayabang ako. Sayang. Sayang pag ganun. Mga kapatid. Sinasabi po ng 2 Timothy chapter 2, verse 15, study to show thyself approved unto God. Tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos para ating makuha po ang approval ng Panginoon. So, study to show thyself approved unto God. Amen? Sabi ng Diyos, approve yan. Amen yan. Sige, anak, magpatuloy ka. Approve yan. Good yan. That's the best thing that you can do. Hindi ka nagsasawa sa salita ko. Patuloy mong inaaral ang aking gustong sabihin sa iyo. Patuloy din kitang gagamitin, bigyan kita ng wisdom. Approve yan. O, di ba? We are serving God. We are learning from His Word. And we are not seeking for the approval of men. But ang ating pong hinahangad at ninanais ay ang approval po ng Panginoon. That all of us will be approved. Okay ka. O, di ba? Sa Panginoon. A workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kaya nga po, kailangan po natin pag-aaral ng mabuti para ating pong lalong maintindihan at ating pong maituro ang salita ng Diyos ng tama at maayos sa bawat interpretasyon. Amen? Bakit? Bakit kailangan nating magpatuloy? Bakit kailangan natin magpatuloy at na mahalin at pag-aaral ng salita ng Diyos? Dahil ito ang magbibigay po sa atin
ng direksyon sa ating buhay, and where we can know that what we are doing in life is God's will. Second, 1 Peter chapter 3 verse 15. Ito sinasabi ng 1 Peter chapter 3 verse 15. But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Good morning, Ma'am Sanyata Salmasan Laras. Good morning po. Good morning, kapatid na Maria Lizardo. Good morning, Ate Jovita Viernes. Good morning, Precious. Good morning. Maraming salamat po. And kay FX Miguel Cel of Brazil. I don't know if you're from Brazil. Thank you so much. Joshua Eliezer, good morning. And kay good morning also kay Cassie Nelson Asuncion Alagao. And of course, kay Ma'am Rosel Abungan. Yan, thank you so much po. Now, ang sinasabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 15, that we should always be ready to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Ito po ang sinasabi po ng Biblia, na tayo po ay dapat laging handa sa pagsagot sa mga katanungan ng mga tao. And we should answer them from the Word of God. Doon po sa kabugaw, every time na matapos po yung aming pong pag-aaral ng salita ng Diyos, I ask them, do you have any question? Meron pong isang faithful po na nag-question doon. Na wala lang po siya ng 2 linggo. Wala pong nag-question. Ha? Nagkasakit po siya. Si Tata Lino. At si Tata Lino po ay umattend kahapon. Salamat po sa mga nagbigay ng sacrificially para mapambili po ng kanyang pong maintenance. Apo. Dalawa na lang po silang magkasama ng kanyang asawa. They are about 70 plus. At kung may magkasakit sa kanila, kawawa sila. Si Tata Lino po, lagi nagtatanong, marami po siyang tanong. Every time na magtatanong ko sila, do you have any question? Magtatanong po siya. And gustong-gusto po niya magtanong para matuto. At sa kanya magtatanong, natututo rin yung ating pangampang mga kasama. O diba? So bilang mga anak ng Diyos, kailangan po natin laging handa. At kung ano man yung katanungan nila patungkol sa Biblia, we are ready. Especially when it comes to the hope that we have. The hope of eternal life, the salvation that God gave us. Amen? So, anong ating gagawin? Let us continue to serve God. Let us continue to love His Word. Let us continue to offer or to ibigay po natin yung ating pong puso at sarili sa paglilingkod sa Kanya, mga kakapi. Amen? Nang sa ganon, magkaroon po tayo ng malinis na kaisipan at tayo po ay magagamit ng Panginoon na efektibo. Why? Ang ginagawa ko rin sa mga kapatidan po natin, if I don't know the answer sa inyong mga question, assignment natin yan. Sa pag-aralan natin yung mga yon, sa tayo mismo natututo ang dahil sa mga questions po nila. Kaya mga kapatid, ang ating pong pinag-usapan ngayon, as our caption says, continue to study. Huwag po tayong magsawa na makinig ng salita ng Diyos, dahil ito po ang ating pong kalakasan. Ito magbibigay po sa atin ng tamang direksyon sa buhay bilang isang anak ng Diyos. Trust in the Lord with all our hearts, and we should not lean on our own understanding. In all our ways, let us always acknowledge Him. Let us involve Him. Let us invite Him. Let us consult Him. And there and then, He will direct our lives. He will direct our paths. Ganun po tayo dapat mabuhay bilang mga anak ng Diyos. Amen? So sa mga kasama po natin dito, you are here. You're listening right now. We have that hope of eternal life as God promised us, because God's promises never fail.
Amen? So ang pangako ng Diyos na aming pinanghawakan ay yung sinabi niya sa atin na tayo bibigyan ng buhay ng walang hanggan at tayo kanyang ililigtas ng dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. And if you are here this morning, you are not yet sure of your salvation, you need to learn and understand, believe that Jesus Christ is the only Savior. At siya po ay kumpleto. We can know for sure that we'll go to heaven. How? By trusting the Lord Jesus Christ. Because there is no other way. Hindi po ang religion ko, hindi po ang religion mo. It's not what I can do, it's not what you can do. It's all about what Jesus Christ did for us. Because Jesus Christ alone is our Savior. Siya lang po ang ating pong tanging daan. So kailangan po nating manampalataya sa Kanya. Tanggapin natin siya. Let us acknowledge Him as our Lord and Savior. And by that, ibig sabihin nun, nanampalataya po ito sa Kanya. He is our way. And because of that, ang Kanyang pangako, eh hindi po niya tatalikuran. And He will give us eternal life. Ngayong umagang ito, do you want? Have you decided? Do you believe that Jesus Christ alone is our Savior, the one who can save us from the penalty of sin? Yes, nabanggit ko po ito because we have problem. Ano yung problem natin? Humans, tayo po mga tao, makasalanan. At ang dahil sa ating kasalanan, tayo po mga parusahan sa impyerno. And wala po tayong magagawa para ligtas sa ating sarili. That's why Jesus Christ came to save us. Jesus Christ alone. Siya lang po, wala lang iba. Kaya kung manampalataya ka Kristo na siya lang ang iyong tagapagligtas, and He, for sure, as He promised us, He will save us. He will save you. So gusto mo bang tanggapin si Jesus ngayon sa buhay mo? Do you want to receive or accept the Lord Jesus Christ as your Savior by faith today? Ngayon na ba? Yes! Pakinggan mo mabuti ito. Kailangan natin tanggapin si Jesus ngayon pag hindi mo pa siya tanggap. Bakit? Dahil nga po, today will never return. Tomorrow may never come. Baka bukas, hindi na resisikata ng araw. Kaya ngayon pa lang, siguraduhin mo na na tinanggap mo na si Kristo sa buhay mo. Tanggapin mo na siya ngayon. If that is your decision, why not pray, sabi mo sa Kanya, Lord Jesus, I am a sinner. Please forgive me. Patawad po. Thank you for loving me. That you came, you died on the cross, you paid the penalty of my sin, you were buried, and you resurrected for me. Thank you, Lord Jesus, for saving my soul. Thank you for forgiving my sins. You are my Lord. You are my God. You are my Savior. In Jesus Christ's name, amen and amen. Thank you, Lord. I pray that you please bless our brothers and sisters, to those who just receive you as their Lord and Savior. Please, Lord, help them that they will grow in their spiritual lives as we all grow together. We thank you so much. Please forgive us, Lord, for the sins that we have done. Please bless also our brothers and sisters who will celebrate their birthdays and anniversaries today. We thank you and we give you all the glory. Thank you for your word, Lord. And we ask all these things. Please bless our family. In Jesus Christ's name. Amen and amen and amen. Thank you so much, mga kape. And this is now the birthday song for all of you, mga birthday celebrants. Happy birthday and happy anniversary to all of you. Thank you so much, Sister Gian Obrey, si Judah Lena, of course, kay John Smith. And kay Brother Engineer Joseph Serenado, maraming salamat. Happy birthday kay Wilma Santos. Hindi Wilma. Wilma Santos, happy birthday. Happy birthday kay Jovelin Bendero. Happy birthday kay Queen Angel. Happy birthday kay Mar Salvador. Happy birthday kay Maricel Macalina Ulalo. And happy birthday kay Nico Joselito de la Rosa. Happy birthday po sa inyo lahat. And those who celebrated their birthdays yesterday, happy birthday also. And to all you February celebrants, happy birthday to you. And happy anniversary also to all of you.
And happy birthday and happy anniversary to all of you, mga February celebrants. And yes, tayo po ay magpapaalam na po. But before that, pakinggan po natin ang awiting ito, mga kape. Siya by Rich Sabante. Thank you so much po. Maraming salamat. At kay Ate Maria dyan po sa Pasig. Nabalitan ko lang po na siya po ay pumano na rin. So, sa family Maningas, may the Lord comfort you all. Ano kaya ang kahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Siya ang aking patubay, siya ang aking laban, siya ang sa akin napigay. Thank you so much to our brothers and sisters who are with us on our YouTube live. Thank you so much. And to all our brothers and sisters who are here with us in our Morning Coffee Devotion page. And of course, sa ating mga kota Rafael Lumbawa Solution, thank you so much. Thank you for your faithfulness. Let us continue to be faithful. Sunod-sunod po yung mga pumapanaw na mga mahal sa buhay. Eh, nagpapakita lang po mga kakape na kahit tayo, pwede tayong pumapanaw din anytime. But we praise God that we have this privilege na ang maglingkod sa Kanya. So let us continue on serving God. Amen. Huwag po tayong magsawa. Kailangan po natin magtulungan dahil marami pa po tayong dapat abutin ng mga kaluluwa para sa Panginoong Jesucristo. That is the reason why we are here. So we should be faithful. Let us continue on serving our God. Amen? So ayan po mga kape, tayo po ay magpapaalam na po. Ito po yung kapatid, si Brother Rafi, si Kagawad pa eh. Lagi nagsasabi sa inyo sa lahat ng situation sa ating buhay, mapanegatibo, positibo, umulan man, bumagyo. Huwag po natin kakalimutan, manalangin sa Diyos, magpasalamat sa Diyos at unahin ang Diyos, God first. Amen. Stay safe, stay humble, share your blessings. Pray for our enemies, pray for our family, our community, our country, and let's pray for the world. May God bless us all. Mabuhay. Aloha. Mahalo. And I love you all. Bye. See you later or see you tomorrow by God's grace. Ingat po tayo palagi at magpatuloy lang po tayo sa paglilingkod. Ingat. Hello, Sister Marjorie Endoso Ganyo. Nagpunta ka ba sa church yesterday? Nandito po sa Pasig. Ingat ka. And kumusta sa iyong family? Bye!